yun, oh. May refresh tayo ngayon at convert ng FI. 239cc. Ito yung nilagyan natin ng oil cooler na nataga Aguilar. Ay, eh, Aguilar kayo, di ba? Abugalyon ng Gasinan. So, i-refresh natin to, tapos i-convert natin ng FI after ma-refresh. Start. Center stand method. Please start. Center stand. Parang big bike. Sorry, it's DJ. Yo, update mga kapulido. So, ang galing, oh. Napakalupit nila, oh. Stock timing gear. Stock timing. Perfect timing siya. So, ayos. So, nag-top speed daw siya ng GPS 150. Sa Bugalyon. Ano yung pakla, boss? Kuya, 150. Stock, ano ba, oh? Stock magneto. Ang lakas niya. Sana all big time. Show use siya pero pinande-daily daw niya. Napakabait ni sir. Nililigawan ko nga yung ano, kahit may asawa na ako, nililigawan ko pa tong kanyang carburetor, eh. Sabi ko, ibawas na lang dun sa FI conversion. 34. So, i-FI din natin to yan. O, bukod na video na lang. So, ang primary reason ni sir, eh, ito lang naman, lost thread kasi itong dalawa. So, isasabay na, i-refresh na rin. Ayan, oh. Wala, baon siya agad. Itong isa, ayan. Talagang gumagalaw-galaw sila. So, sabi ni sir, medyo minsan daw, may tagat. Ayan, oh, tanggal agad. So, ang gagawin natin dito is, yung primary lang talaga, i-re-thread lang natin yon. Tapos kung may tagas yung valvula, mag-aasinta tayo. Hindi natin babaguhin yung settings niya. Yun na request ng may-ari. Settings, same settings, balik lang. Yung timing, wala kang magagalaw dyan dahil original timing, stock timing gear siya. Hindi ang gagalaw, mga kapulido. Sana all, mapera. So yung pagbuo natin ng FI na ito, gagawin din natin ng content. Medyo kabisado ko na siya, kaya mapapadali na lang to. Ito lang yung problema, itatabasan natin to. Kasi tatama yung ating injector dito. So yun, yung content for today. Shoutout sa mga tambay. Si pare mo, nasa na naman? Ano pa, ano pa? Ano pa, boss? Yun, primary video natin is yung i-refresh lang natin tong kanyang 69 plus 6. Sana all. Baka naman meron kayong 70mm na ano dyan, LC. Sakto, re-refresh ko na rin si Asia. Ito siguro kung bibigay ni sir yung ano, ipapantono ko na lang to. Yung 32. Mumurahin lang kasi yan, mahirap na, baka mamaya mabasag yung baso. Awit, malala. Napakagwapo ng motor ni sir. May Fortuner pa siya. Sana all. Bata pa lang, milyonaryo na. Hindi alam kung saan lalagay yung pera. Baklasin na natin to, mga kapulido. So yan, bunutin na natin yan, mga kapulido. Hindi ko alam bakit may... Ano to? Tawag dito? Boxing. Stele box. Set box. Na natin 69mm. Ako, may ba? The moment of truth. Hey, you know. Hey. Ay, naka blood vision siya. Laki, oh. Rich.
Ayos, safe. Ah, kanya. O, sige, lokonto na. Busan ko na. Marita ko mag-lokonto. Kaya, tingnan mo. Mag-lokonto niya, ah, mano-mano lang ginawang ano, no? Pero walang tukol, yun ang importante. Mano-mano lang yung pagka-piston cut. Sabi niya, wala daw gumagawa ng ganito sa kanila. Eh, hindi ko alam paano. Kaya dito na lang daw ipapa-refresh. So, chain guide niya ay stock. Sana all. Check natin ang deck height. Ay! Kahirap ibalik ng starter. Ah, sige, isang ikot na lang. Valve packet niya, ano, no? Deck height niya nasa... 2? 1.5. 1.8 accurate. Naka-gasket. Beta gray ang ginamit, very good. Tap meter. Tap na master. Sobra pa siya. Kaya balik. Hirap igotin ang 4S1 M starter. Lupit ng bakit to? Pero importante, walang tama. Baga parang grinder ang ginamit. Tapos yung pinantabas grinder din. Galing. Baga syempre akong DIY or ano, at least wala naging problema, diba? Yung iba kaganda-ganda na ng pagkakagawa. Tapos totoo ko din yung valve na wala rin, diba? Dito na lang tayo. Awit your part. Diba? Kuloy itong gawa. Tapos sumama yung ano, telepoxis eh. Hey, yun. Okay, good. Okay. Ay, sumayan to. Ah, pala di ko mahugot. Opo. Yung bore out niya, bali, mani, mano-mano rin. Ba, buti na pagkasya nila, ha? 69. Siyang minor na minor overhead sign. Pero pwedeng-pwede pa siya. Ayan, rain station. Tibay nung tapos siya. Dito bale, pinaraanan nila tong ano, oo, tama. Para hindi malusaw yung mabura ang kanyang oil pot. So ang tinabas nila itong block. Pinort nila. Pwede. Hindi ko alam bakit may makapal na steel epoxy dito. Sa baba. Sa baba, ano? Buti. Baka siguro para nolik. Para sure nolik. Pwede taas eh. Kasi maliit na lang. Pero mas manipis pa yung sa akin dito. Naso naka-bore ng 71 niya sa akin eh. Mas manipis pa dyan, sobra. Nakikita niyo si Asha? Nakikita mo ba si Asha? Mga vlogger reflect. Kapalo. Pamalabang ka ngayon. Lakon eh. Alright, so ito nga lang. I-re-retread natin to.
ng dalawa. Kasi may konting dagas daw. Ano yung crank niya? Ito yata yung TTM RC plus 6 eh. Oh, ito nga yun. TTM RC plus 6 na crank. T9, sukatin nga natin. 239cc siya, bale. Mm. 69 nga. 69 mm. Apakalupit. Safety, ano? Bali, yung pagkakatabas ng piston is hindi torno ang ginamit, grinder. Walang problema dyan, basta hindi sumabog. Yung iba nga, ang ganda-ganda ng profile, tapos sasabog naman. Wala rin, di ba? Ah, siguro ito, pinuhin namin to para gumandang tignan. Grinder siya. Tapos yung packet niya, hindi na natin gagalawin yan. Same settings kasi to. Piston ring, may air cleaner siya mga kapulido. Subscriber ko siya eh. Piston ring check natin. Pero hindi ko sure kung totally air cleaner siya mula noon. Ngayon lang nakita ko. Pwede. Ayos pa ang kanyang ring. Pawak tap. Secondary ring. Doon, nagkatalo. Pero pwede pa. Yung secondary ring niya, medyo may konting siwang lang naman. Pero pwede pa. Mga point, ano lang yan? Mga point 8 siguro. Pwede ba yan? Alright, so lilinisin na ni Otep Works to. At kami, may aasikasuhin pa ako. Yung Raider, tapos si Asya ko. Raider, Asya, parehas. Si Asya nakababa. Hindi ba nakababa? For refresh siya. Nungot lang. So, linisan mo na yun yun, Ete? Yes, master. Ikain mo yung ligat ng kain. Ba yung bumili? Silipin nga muna pala natin kung may ngausi ang kanyang valve. Pero parang eh, kasi kung titignan mo, napakadami ng intake niya. Pero malay mo, wala. Wala. Wale! Ayun. Exhaust. Wale! Ayos. May moist. Sana all. Kahit moist, wala. Okay, so lilinisin na lang natin to ng carb cleaner. Tapos to, lilinisin maigi. Tsaka to para bumalik sa akin na. Yo, update mga kapulido. So, yung kanyang lost thread dito ay nagawa na. Ayan. Tapos yung sa baba. Ayan. Na-retread na. Standard size ulit. Pa rin. Tapos, na-regasket na natin yan. Ewan kung bakit may steel epoxy siya dito lahat. Tapos, sa baba, naka-steel epoxy lang. Siguro, nanipisan na sila dito para sigurado siguro, sabi. Pero, mas manipis pa yung sa akin dyan. Wala naman tagas. So, hindi ko nalalagyan ng steel epoxy. Next is, itong piston niya, ni-repaste natin konti. Kasi, para hindi siya... Itong mga malalalim, hindi ko na mahabol.
tapos na rin nalilinis na rin. Tapos sa kanyang black nalinis na rin, head gasket, tayo may gasket maker na. Tapos yung kanyang head nililinis pa, yan may acid yan para yung carbon na nakadeposit sa kanyang airways ay matanggal. So binababad ko lang. The rest okay na, salpakan na lang yan. Mamaya maya okay na yung engine yan. So gawa akong panibagong video para sa FI conversion. Si Asia ito rin na nakababad na. Yung update, okay. Yan, nalagyan yung gasket. So, fully refreshed na to mga kapalita. Yun, no? Malinis na rin, no? Dito, medyo mahirap mang kot-kot-kot-kot. Pero, pinilit naming malinis. Ayan, so, salpak na yan mga kapalita. Yung head gasket niya, nandyan na rin. Mamaya-maya, pag nabuo tong makina, ano naman, yung FI naman ang ating gagawin. Wala nang data to, mamaya under na to. Pero gawa tayong bagong content para dun. Oras na 10:30. Tagal lang kami sa paglilinis ng mga airways. Kaya gusto mo totally malinis yung mga airways ng mga ano report mo. Kayasan mo ulit. Alright. Okay, so maya-maya buo na to. Kakasan yung FI niyan. Alright, update. Timing is same pa rin dahil refresh lang to, tapos itong primary problem, try na natin kung okay na. Yun. May thread na. Oh, yun oh. May kit na oh. Na talaga yan ah. Pulido na yan. Dito sa taas. Yan ah. Wala nang epoxy yan. Gasket. Pit. Yun! Nice na! Yes, yes. Alright, so okay na ang ating refresh. Siguro yung pag-under niya, i-start muna natin kapag nalagay na yung FI niya. Hindi natin ma-start kasi wala na yung card niya. So nakakasana kasi ang magneto na ang ating FI. Alright, update. So yan, ito na yung pinaka-final video sa ating engine refresh ng 69 4V. Ayan, bali in-start namin ng matagal para makita kung tumatagas yung langis. Ayan, so good sa oil pot natin. Sa kanyang PSI, ngayon lang naman namin sinuka to, 180 PSI siya. Sa starter ah, kung may kick sana madadagdagan pa yan. So yun na yung settings nila noon pa, kasi naka flat piston lang siya. So yun, sana po may ilagay muna natin yung takip niya, tep. Pwede na. Pwede nang isara kasi na bumuga na yung langis. Nakuha na namin ang presyon. So abangan niyo po, i-convert to ng FI. Ipapakita ko kung paano siya buwin step by step. So yung FI nito is galing sa akin, plug and play na lang yun, mga kapalita. Abisado ko na siya.
Yan. Yes, ako pa lang pa yan ako. Pati ako ginagawa ko na yung mga mga yeah, tornilyo. Alright, napakagwapo, di ba? Yeah. Camera. Alright, so ayos na ang ating dead fresh mga kapo dito. Okay, nakatulong sa atin ang ating video. Salamat sa inyong panonood. Pulidong Refresh at Hendrick. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam.